Meron akong nakitang post ni Direk Darvia. Sabi niya rin sa kanyang post, nung pinalabas yung meme or Made in Malacanang, si Ramos na chugi. Ngayon, ipapalabas naman yung martyr or murderer. Ang natsugi naman, si Joma Season. Naisip ko lang, parang oo no, parang tama nga, parang natapat na pinapalabas yung mga istorya ng mga Marcos. Yung mga tao na involved doon sa pagwasak sa kanila. Kaya parang natsutsugi. So ngayon naisip ko, naalala ko yung nangyayari ngayon sa atin sa politika. Diba, sila Maharlika, dati kakampi natin yan. Si Roy Domingo, marami, marami yan. Pero sa totoo lang, real talk to ha, lahat ng kumalaban sa mga Marcos, bumagsak talaga sila. No, napatunayan talaga natin na ang mga Marcos ay hindi sila kumikilos o wala silang ginagawa para gumante sa kanilang mga kalaban. Pero yung mga kalaban nila ay may gumagante para dito. So naisip ko, ngayon si Maharlika medyo parang, alam mo yun, parang mga nagwawala-wala na sa kanyang life na hindi na, ang topic niya na ay mga dugyot na vloggers, ensimada, babaeng ahas, ginugulo niya yung kaso ni Bantag, tsaka ni Remulia, yung mga ganun. Naisip ko na ibang klase ang pagka-cover ng Panginoon sa pamilya Marcos. Kasi kung sino man yung kakalaban sa kanila, hindi talaga kikilos ang mga Marcos para pabagsakin ka. Pero tadhana or siguro yung tinatawag nating karma, yun yung gagawa nito para sa pamilya Marcos. So dito lang mapapatunayan natin kung gaano kabuti ang mga Marcos. Kasi kung tutuusin lang, yung mga Marcos, sobrang bait nila. Sa totoo lang, sa lahat ng namatay na nakita ko, parang ito ata yung time. Ito yung time na may namatay, pero parang sarap mag-celebrate. Hindi naman siguro sa pagiging demonyo, no? Hindi naman siguro sa pagiging masamang ugali. Kaya lang kasi alam naman natin, lalo tayo mga pro-government, alam natin kung ano ang bag ni Joma Season sa ating bansa, simula sa Pulpakay, Apulakay. Sabi nga ni Jay Sosa, nabasa ko sa kanyang statement, parang 54 years tayong pinahirapan yung ating bansa ni Joma Season. Si Joma Season, nung panahon ni Apulakay, nakulong na to. Kasi nga sila yung mga nagtetrader sa ating bansa. Kaya nga lagi ko sinasabi no, sa aking mga regular na mga viewers sa live stream, sinasabi ko palagi, utang natin sa mga Marcos o kay Apulakay kung bakit wala tayong mga baril ngayon habang lumalakad sa daan na hindi mo kailangang idepensa yung sarili mo. Kasi bakit? Kung hindi diniklara ni Apulakay ang martial law, lahat tayo ngayon ay baka nangangamba sa ating kaligtasan every time tayo ay lalabas sa ating bahay. Dahil nung diniklara ni Apulakay yung martial law, etong sila Joma Season at etong sila Ninoy Aquino ay nagbubuo na ito ng grupo yung CPP and PA upang sakupin ang ating bansa. Kung hindi, tayo ay magiging bansa ng mga aktivista. Halos lahat tayo kailangan natin lumaban para mabuhay. So, ang lahat ng ito, lahat ng kalayaang napapala natin, natatamasa natin, ito ay dahil kay Apulakay. Yan ang katotohanan dyan na ayaw tanggapin netong mga aktivista. Kasi syempre, para sa kanila, mas gusto nila na sila ay kilos aktivista na yung gobyernohan sumusunod sa kanila. Pero yung totoo talaga, utang natin kay Apulakay kung bakit tayo payapa na nabubuhay ngayon at kailangan nating lumabas ng bahay ng payak. Hindi natin kailangan humawak ng armas para ipagtanggol yung buhay natin. Pero kung naging pabaya si Apulakay sa ating lahat, baka lahat tayo nakikipaglabas sa buhay natin ngayon. Diba? Kaya yung hindi nakakaalam dyan ng sistema ng ating bansa, pag-aralan nyo munang maigi. Lahat ng tumatakbo sa atin, sa gobyerno natin, ay dalawang partido yan. Isang partido na naglilingkod sa gobyerno at isang partido na gustong maging bansa tayo ng mga komunista.
kailangan maging matalino tayo at suriin natin sino ba talaga yung mga leader na gustong humawak ng ating bansa. Ito ba yung leader na ang gusto ay ang mga Pilipino ay malaya? O ito ba yung leader na ang gusto o tayong mga Pilipino ay maging komunista? Kailangan maging marunong tayo. So kung bakit ka ngayon malaya, kung bakit na ngayon hindi mo kailangang umawak ng armas, yan ay dahil kay Apo Lakay. Dahil nung panahon niya, ipinaglaban niya na ang bansang ito ay hindi sakupin ng mga nila Joma Siso, nila Ninoy. Kaya yung kalayaan mo, kalayaan ko ngayon, ay utang natin yan kay Apo Lakay. At hindi yan matatawaran o mababayaran ng kahit na ano. Kaya sa totoo lang, medyo sabi ko nga kanina kay Banat Boy, nag-uusap kami sa GC ng misma. Nung na-receive namin na confirm na si Joma Season ay patay na, sabi ko kayo na muna yung mag-content niyan. Kasi pag ako nag-content na kay Joma, hindi ko kayang i-deliver yun sa live. Alam niyo kung bakit? Kasi sobra akong masaya. Sobra akong masaya na alam ko meron pang magmamanan yan, no? Meron pang matitira yan eh. Pero alam ko na kahit na paano, si Joma ay isa sa malaking pilay sa mga CPP and PA. So, yung ating mga kababayan na nai-impluensya ang pumanik ng bundok, posible na magbabaan ngayon kasi wala na yung nag-hold back sa kanila. O nabawasan na sila ng mga tao na pwedeng maging dahilan ng kanilang pagbaba. Sa totoo lang, marami rin po tayong mga kababayan na nagising sa katotohanan na nasa bundok, na naisip nila na nagkamali sila. Ang problema lang, naninindigan na lang din sila. So sa ngayon, naniniwala ako na magiging maayos na at magiging payapa na muli o higit na mapayapa na ang ating bansa dahil sa pagkamatay ni Joma Season. So, hindi ko alam talaga, sa totoo lang, ayokong maging masamang tao na maisip ko yung pamilya niya na nagluluksa sila. Kaya lang, promise, ang nasa puso ko ngayon, itong pagkamatay ni Joma Season ay isa sa pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon ngayong darating na Pasko. At isa sa pinakamagandang regalo ng Panginoon kay PBBM. Kasi sa kanyang paglilingkod, mababawasan tayo o siya ng isang balakid. Alam ko naman na may papalit pa dyan. Maraming ganamay yung si Joma. Di ba? Marami yan. Sure yan. Di ba? Ayan nga. Noong eleksyon, hayagang sinasabi ni Joma na ang iboto si Lenny Robredo. So, ibig sabihin, sila-sila yung magkakapanalig. Sila-sila yung mga magkakampe. Kaya hindi pa rin po yan tapos. Pero, kagalakan pa rin po na nabawasan sila ng head. Si Joma yung pinaka-head talaga nila. Kaya sa mga Pilipino, mukhang maganda yung ating Pasko at yung pasok ni PBBM sa ating gobyerno, kasi hindi pa siya kumikilos para ayusin. Mukhang tinutulungan na siya ng Panginoon para maging maayos. At mukhang umaayon na po ang lahat sa ating bansa para tayo talaga ay makabangon. At wag na po kayong mag-alala, yung mga vloggers po dyan na kumakalaban sa administrasyon. Maniwala kayo sa akin, walang ka-effort-effort si PBBM. Babagsak lahat yan. Higit na mas marami po tayong nagmamahal ng tunay sa ating gobyerno. At higit na mas marami po ang nagmamahal sa pamilya Marcos kesa sa kumakalaban. Kaya yung mga vlogger na kumakalaban ngayon sa mga Marcos, go lang! Go lang. Kasi hindi kayo pag-aaksayan ng panahon ng mga Marcos na pabagsakin. Kayo mismo ang magpapabagsak sa inyong sarili. So muli, ayun nga, medyo ang hirap i-deliver, alam nyo yon na kasi namatay si Joma. So dapat buhay yung nawala. So dapat kahit paano, makasimbatsa tayo. Pero ayoko po kasi magpaka-plastic. Ang nararamdaman ko sa kamatayan ni Joma ay isang kalayaan at parang ang sarap mag-party-party. So muni, yung kamatayan ni Joma, ito isa sa pinakamagandang regalo sa atin. Muni, ako po sa mga isang Marcos Loyanis. At ayun, Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin.